Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Congresswoman Brosas nakisawsaw na rin dito kay Saldico at House Speaker of the House Tambaloslos Romualdez. Kongresista Saldico Tamba Kimbo nagsinampal na nga nitong katotohanan nitong si Ted Filon. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng Batikang News Anchor na si Ted Filon ay hindi na rin nakapagtiis sa pinaggagawang katiwalian at kabalbalan ng mga kongresistang ito. At ibinulkar ang kanilang mga katiwalian at mga kabalbalan at mga katarantaduhan na pinaggagawa umano sa loob ng Kongreso or ng House of Representatives. Dito nga rin natin makikita mga kaibigan na sa Ted Filon ay mas kilala pa sa pagbabalita ng mga totoo at mga bagay na talagang makakaapekto at mga bagay na talagang nagbubulgar sa mga katiwalian ng ating mga nasa gobyerno or mga nasa posisyon. At nakakapagtaka na rin mga kaibigan kung ano kaya ang nakain ni Brosas na ito at tila ba nakisawsaw na rin dito sa isyu na kinakasangkutan ng mga kongresistang katiwalian na ito na bumabanat rin dito kay VP Sara Duterte. Sana na lamang ay nanahimik siya at kaya sinuportahan na lang si Vice President Inday Sara Duterte upang hindi siya mapahamak sa mga bagay-bagay na ganito na nangyayari mula sa Kongreso at hindi siya madawit kumbaga kapag dadating na ang mga oras na iimbestigahan ng HOR o mga katiwalian ng Kongreso na ito ay at least ligtas siya. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at pilingin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Kung meron ka namang pong hinahingi ang ating comment section ay bukas para sa mga inyong opinyon. Muli po maraming salamat and may God continue to bless our country, the Philippines. Acquire through research, no? Kung sa bahagi ko po ang tatanungin, I don't know sa ibang mga kongresista, but on our part, sa makabayan. Our research, ano, nagre-request po kami, nagpa-submitter ng DUSA statement po tayo para makita talaga yung audit report, tapos yung actual programs, tinignan po natin yung AAR, para masili po natin kung ano talaga yung nangyari doon sa budget. Both the regular and the confidential na nire-request natin. Which is, tingin namin, kailangan talagang malaman ng taong bayan. Sabi mo yan both confidential and both regular funds. Pero mamaya kayo, bantay kayo kay Ted Filon. Kasi dito kumpos na kumpos siya dito sa sinasabi niya ngayon. Dito kay DJ Chacha, ganito ganyan kasi tanong-sagot lang. Pero bantay ka mamaya kay Ted Filon. Diba? Hindi naman ito dinedevolge very easily. So parang ito ay, pero sa AAR, sa mga regular programs, yun naman ano naman yon, open naman for public yon. Tapos hindi pa kasi nilalabas ng COA. So kasi nga, di ba, binago tang ayon sa special provision natin sa ano sa Kongreso. Ito lang kasi para ma-explain natin na hindi pa raw nilalabas yung COA, yung investigation case laban doon sa confidential fund. Nabanggit nga ni VP Sara, ilang cases ata yung kanilang sinasagot doon sa confidential funds na yun. Ngayon, 2023, 2024, wala nang confidential funds. Malinaw ah, wala na. So, kung yun po ay dinidinig sa COA, let the COA have it. Hayaan nyo yung COA dyan. Kasi kung pag-uusapan pa at pagdidebatihan pa sa 2025 proposed budget, wala na ngang confidential funds sa 2024 at 2025.
So ano yung sense na pinagsasagot or pinagpapaliwanag nyo si VP Sara dito sa confidential fund kung under COA investigation at wala namang 2024 at 2025? So nonsense, di ba? Common sense lang, common sense. Ako into December yung pag-publicize. So nahihirapan kami doon. Kaya nag-request tayo nung EAR nito. At doon nga natin nakita itong mga lapses na ito. Wow, lapses ha? Problema doon sa ano pala. So ilan yung satellite offices? 13. So sa 13 na yan may 200 na mga job orders. Anong ginagawa noon? Tapos yung mga nabubulok at saka malapit nang mag-expire na mga gatas at saka mga marami pa po. Pati yung satellite offices na pinagawa ni VP Sara na sa tingin ko ay effective ano, kasi nung panahon ni Lenny Robredo iisa lang yung opisina niya. Ngayon nagkaroon ng imagine that bright mind na satellite office para hindi lang kumbaga sa iisang office, eh paano naman yung taga Region 10, Region 9, 11, and 12, o kaya nasa malalayo, kung merong satellite offices, at least pwede tayong lumapit doon. Yun yung point doon sa satellite offices, nirereklamo pa. Tapos pati yung 200 na job orders within the 13 na satellite offices, abay, nabigyan pa ng trabaho yung mga yun. Kaya nga, yung proposed budget, umabot na ng 2.3 billion. Kasi syempre, may mga projects eh. Taliwas doon kay former vice president, iisang office lang. So kung ako taga Mindanao, at ang main office ng office of the vice president is sa Manila, ibig mong sabihin, lilipad pa ako ng Manila? Pero kung may satellite office, ibig sabihin merong isang regional office sa bandang Davao, o at least taga Davao ako, hindi na ako pupunta ng Manila. So hindi ba dapat be appreciative na merong ganong project at may planong ganon? Tapos sasabihin, may mga nabubulok na raw, merong underutilized daw yung pondo dito sa satellite offices. Diba, I mean, nakikita ninyo yun, pero yung mga ginagawa ninyo, like for example, yung travel expenses ni Martin Romualdez, yung travel expenses ni Marcos Jr., yung sinabi niya na 5,500 flood control, walang scrutiny doon. Automatic nakapasa na kaagad sila na walang man lang debate, walang man lang questions. Tapos dito sa 125 million, in 11 days, kine-question ninyo, samantalang yung 20 million half day para sa zona ng pagkain, walang kakwestiyon-kwestiyon. So, dito makikita ninyo dito yung pagiging unfair. Dito kaya nga gusto kong i-feature ito eh, itong si Ted Filon eh. Tuloy natin. Maraming na-discover doon eh, no, na mga wow. Problema doon sa pag-i-implement nitong mga pondo na ito. Oo. Kaya siguro, talagang it's about time na tingnan wow. Natin yung budget na yan. Oo. Kung nabanggit niya yung tungkol doon sa satellite office, napag-usapan yan during the hearing, tama ba? Ito yung unang beses na ang office of the vice president nagkaroon ng iba't ibang satellite office sa mga lugar. Kasi, kaya nga ang sinasabi niya, pinupoliticize siya, diba? Tama! It was the first time na merong satellite offices. Bakit? Kasi it was the first time na merong vice president na merong intelligent and bright mind. Ha? Effective ang kanyang pag-iisip. Tingin ko, siya ang napopoliticize kasi Luzon, Visayas, Mindanao yung yung offices eh. And napakalaki nung million-million yung renta sa pondo noon. So, first time yan. Kasi I remember si VP Lenny, isa lang ang niya, ang kanyang office. And she's asking for that rental lang for the whole year. Tapos may mga gamit, etc. Kaya nga nung time niya, sinabi namin, anong kulang? Sasakyan. Kasi hindi nga daw siya makakaikot kapag ano. So sinabi namin, taas yung budget niya sa ganito. Yun. So sa
kay ano, kay Bibi Sara ngayon for 2 years, this past 2 years, no? Yan yun, meron kang ilan yan, 30? Eh, yun na nga ang problema. Yun yung problema kay Lenny Robredo kasi wala siyang innovations, wala siyang something like yung mag gusto niyang i-develop pa sana further. Ano ba yung mga possible solutions? 'Di ba? Tinatanong daw nitong si Brosas, ano pa ba ang kulang? Ang kulang doon, kulang siya sa plano. Kulang siya sa pag-iisip kasi nga lutang. Eh, yung ibig kong sabihin, without being go further, yung parang ad hominem, ang akin lamang nito is, hindi ba dapat tama lang yung ginawa ni VP Sara na magkaroon tayo ng mga regional offices, itong satellite offices, para matulungan pa yung mga karatig bayan na hindi na kailangang lumuwas pa. Kumbaga, kaya nga hindi na, nung panahon ni, baliktad nga eh, nung panahon ni Lenny Robredo, ang sinasabi pa ng House, dagdagan pa natin yung pondo. Okay? Dagdagan pa natin, kulang pa to. Sige, gawin natin 1 billion. Sabi ng House, panahon ni Duterte yun. So, hindi mo makikita doon yung politicize. Kasi mismong House ang nagsasabi, dagdagan natin. Ito yung proposed budget. 600 million, sabi ni Lenny Robredo. Pero sabi ng House, dublihin natin, gawin natin 1.3 billion. Umagree ka agad, nag-second motion ka agad si Franz Castro. Pero sa panahon ngayon, baliktad. Ito yung proposed budget ko, sabi ni BP Sara. Anong gustong gawin? Kahapon lang, balita. Anong gustong gawin ni Franz Castro? Bawasan daw ng 1 billion. Saan ka nakakita? Sabi ng ganun. Na malalaki, tapos may 200 na mga ano, na mga job orders. Thank you, Joel. Thank you. About the social services, ako particular, nung tinignan ko yung magnegosyo taday, underutilized siya. 200 billion lang ang na 600,000 lang ang Nasa elite ninyo yon, underutilized daw yung magnegosyo taday. Pero, huwag ka, mamaya ka kay Ted Filon. Nasisilip ninyo yung mga maliliit. O kaya, yung parang gumagawa kayo ng kwento, nasisilip ninyo. Underutilized yung magnegosyo taday. Pero yung 24 billion na nabawasan, naging 19 billion, hindi nyo nasilip yon. Sasabihin nyo, wala kang alam doon. Over sa gaano kalaki yun na 100 something million na dapat ay na-utilize, mga ganyan, ano? Na ano ginagawa ng mga 200 na yun? Nagtotroll? Wow! Akala mo naman. Grabe. I mean, ang ibig kong sabihin dito, very personal na talaga. Kasi you could imagine, itong butas nakita nila, pero itong particular na butas na ito, butas na pwedeng magtuturo mismo dito kay Brosas o Makabayan o sila lahat dyan sa House, hindi nila nakikita. Pero yung kay VP Sara, kitang-kita nila. Ang weird talaga nung ano. Ang weird nung, pa daw. Nung budget at makeup nung kanyang ano. Nabanggit niyo po yung magnegosyo taday na nabanggit din ni Representative Raul Manuel noong hearing kung saan 0.04% lang nga daw po ang nagamit doon sa pondo. With all this na mga sinasabi nyo nga po, this is based on research na mga nakita ninyo sa paggasta ng pera ng bayan. At doon sa una, umaten si VP Sara, sa pangalawa, hindi na po nagpakita. Ano na po ang plano ng grupong Makabayan? Makabayan. Dito po sa mga nakikita ninyo, sinasabi ninyo na based on research at factual na mga nakalap ninyong impormasyon doon po sa Office of the Vice President. Well, kami we would insist talaga na humarap siya kasi yung pondo kasi na yan ay proposal niya, no? For proposal ng ahensya niya, hindi lang pala siya, kundi yung buong ahensya niya ay humarap, no? Para doon sa proposal nila para sa 2025 NEP natin. Kasi ang hirap magdesisyon ng
hindi mo, di ba, hindi naman niya na ipapaliwanag kung ano ang kanyang ginawa sa pondo before. Tapos meron kaming mga issues pa before, 2022, the 125 million confidential funds, 11 days lang ginasta, hindi ipinaliwanag. Tapos yung second, 2023, meron pang confidential funds yun eh. Kinuha niya pa yung first tranche, second tranche. So gusto namin malaman din kung ano nangyari doon. Tapos ngayon, eto naman yung proposal niya for 2025. So dapat humarap talaga siya. Pero yun nga, kung hindi haharap, di ano naman gagawin namin, di ba? Lalo na sa makabayan, minority kami, nasa opposition pa kami. Napaka... ang kaya lang namin ay i-push siya at sabihin sa kanya, constitutional duty mo yan. And if you believe in your constitutional duty na sinumpaan mo, di dapat humarap ka. Bantay ka kay Ted. Public trust. Dapat alam niya kung anong public trust, ha? Ano mangyayari after public this. Trust pala. Siguro, kung sa makabayan po, nasa ano pa lang kami, nasa mga pag-uusap pa lang kami at meetings kung paano yung ano. Kasi not only her budget na kina-question namin, but the whole budget itself, di ba? So, nandun pa lang kami sa deliberation ng iba't ibang mga budget ng mga ahensya. So far, wala pa po kaming mga iba pang moves na ginagawa. Relax na relax ka dito. But I believe ang Committee on Appropriations ay bantay ka kay Ted. Nakaugnay dyan. At baka soon, officially, magbigay sila ng kaliwanag kung ano ang nangyari dyan sa OBP budget. Gusto ko lang pong damputin. Ayan na. Pagkatagang binanggit ninyo sa akin pong next question, public office is public trust. So meaning, dito wala kayong sinisino, di ba? Tama, yes. No? Yes. Sa kabuuan kanyo ng budget, na the whole budget, you scrutinize it. So yun po ang aking pong panggagalingan dito. So sabi ho ninyo kanina, Madam Chair, na hindi Madam po napanood o nabasa yung transcript nung part 3 po, nito pong interview kay VP Sara. Yung Madam po Chair. Part ko nabasa ninyo, napakinggan ninyo. I'll be honest, Ted, hindi ako masyadong nag-ano na nga. Sige. Okay, sige po. Kasi nga siguro, baka naiinis kayo. Tama yun eh. Pag ayaw, huwag mong panoorin, di ba? Pero ako po lamang dito, sabi ko nga. Ang galing pumitik talaga ni Ted Filon eh. Kasi, ang palusot ni Brosas, hindi talaga ako nanonood ng mga ano, parang gusto niya palabas na busy daw siya ganun sa trabaho kumbaga. Pero si Ted Filon, basa niya, alam niya, oh, alam ko naman eh, sabi niya, na pag ayaw mo panoorin, ayaw mo yung tao, ayaw mo panoorin. Kumbaga, huwag ka na magpalusot, alam namin, hindi ko talaga manonood dahil Sara Duterte yan eh. Pero giving the credit to Ted Filon, kasi pinanood niya, yung kay VP Sara, at yun yung ginagawa niyang reference ngayon pagtatanong dito kay Brosas. Kasi ako, eto ah, hindi ako naniniwala na hindi napanood ni Arlene Brosas yan. Napanood niya yan. Okay? Ngayon, para hindi sila masawata, kunwari hindi niya napanood, para hindi ma-bring up, okay, sa publiko, yung pag-question doon sa 24 billion na naging 19 billion. Kasi ito nga yung itatanong ni ano. Isaasan, ilalayo ko ang politika na issue dito. Mm. Ang akin is, ano ba sinasabi nung tao? Yung pong transcript nito, ito po nilalaman nung kanyang pahayag. Ah. Opo. Oh. Tungkol po ito sa budget ng DepEd sa room classroom construction. Ah, sabi niya rito, ito po kasi meron siyang prueba dito eh. May papel siya rito. May prueba. Vis-a-vis GAA. Alam niyo ho yun? Okay, pati alam yung sinasabi niyo po na listahan na sinabit ng mga kongresi. Baka hindi alam ni ano yun. Baka hindi alam ni Brosas yun. Paki-explain mo nga. Ito, babasahin ko ha. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion. So, approved 19 billion paglabas sa House,
naging 24 billion. At doon sa 24 billion na iyon, kung hanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at inilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo sa papel, nandyan yan, naging 24 billion. At hindi lang yan. Dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa papaano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. At ito nga daw po, binabanggit nga na ang ultimo DPWH hindi alam itong listahan na ito. So ang question is, kung totoo po, Madam Chair, na kayo po ay public office and public trust sa lahat po ng kawanin ng gobyerno at ang pambuong budget po ang inyong sinusuri, hindi ba nararapat na suriin nyo ito? Dahil regardless of politics, mabigat itong akusasyon ni VP Sara na ito pong pondo para sa classroom construction ay mukha pong may hindi tamang pinupuntahan. Oo. Ano? Ano? Yes, Ted, oo. totoo yan, oh. Public office sa public trust. Talaga naman, ano? Kaya po yung pagbusisi doon sa budget nung classroom, sa totoo lang, inaangal na namin yan. Eh. Oh, hindi yan yung sagot. Madalas mag-release man, saka si Kong Raul Manuel. Ang layo nung sagot. Anong classroom? Pinagsasabi mo, we're talking about 19 billion yung budget proposal nung inaprubahan after ng BICAM, naging 24 billion. Ngayon, binawasan nila ng 5 billion, ang natira na lamang is 1 billion para doon sa classroom project. So 1 billion para sa buong bansa, kulang yun. Nagrason kasi sila eh, 19 billion ah, 19 billion ang proposed budget doon sa education. Tapos, nung after nung BICAM, nag-insert sila ng 6 billion para maging, 5 billion para maging 24 billion. Ngayon, binawasan nila. Kinuha yung 5 billion, tinira na lang yung 1 billion. So, saan napunta yung 5 billion? Imagine na we're talking about billion dito, 5 billion. Hindi yun sinisilip, hindi yun kine-question. Samantalang, yung 125 million in 11 days daw, issue. Sa debit budget ng classrooms, kulang na kulang talaga ang budget sa classrooms. Yan talaga problema ng mga Yan ba yung sagot? Even ng mga kongresista, no, I remember sila din ay nagre-reklamo doon sa hindi naman nagagawa yung walang bagong building, kulang mga ganito, etc. Pero sa budget po niya, mas maganda sana kung nandun siya at natanong siya. Kasi kung ang pinag-uusapan natin, particular dun sa classroom, sana natanong yung mga particular issue na yan sa kanya at nakasagot. Actually, magpasalamat ka kasi hindi siya sumipot. Kasi kapag sumipot siya at kinwestiyon niya, bakit last year yung sa DepEd, 19 billion, ginawa niyong 24 billion, saan napunta yung 5 billion? Oh, baliktad. Sasabihin, mas maganda sana pag nandyan siya para na-question namin siya. Bakit siya i-question ninyo? Siya ang magko-question sa inyo. Saan napunta yung 5 billion? Baliktad ata. Pinapakita lang niya dito na doon sa tanong ni Ted Filon, public trust, you know, as public office, nasunog siya eh. Hindi niya masagot ng rekta. Nasisilip mo ah, sabi mo underutilize yung magnegosyo taday. Ikaw nakita mo pa kung ilang porsyento, ganito. Pero yung 19 billion to 24 billion, hindi mo nasilip at iba yung sagot mo sa tanong ni Ted Filon. Kung kay Ted Filon pa lang, hindi mo masagot ng rekta, wala kang kalam-alam, ewan ko kung nagmamaangan ka, how much more kapag nandyan si Sara Duterte? Diba?
Gusto nating malinawan eh. Oo. Meron pa lang ganun, saan napupunta 'yon? Anong nangyari doon? Oh, kayong sumagot sa napunta. Alam si Sara Duterte eh, kayo nga yung ano eh. Ano yun? Kayo may hawak ng purse. Kayo may hawak ng budget. Accusation niya. Kasi nag-ano yan eh, nag-bycam yan eh. Oh. Doon pa lang, malalaman mo na. At doon pa lang, pwede ka nang umangal. Pwede... Yan, binanggit niya yung bycam. Tingnan ninyo ang yung follow-up ni Ted Filon sa bycam na yan. Bago naman, after naman sa amin, diretso sa Senate eh. So, ibig sabihin, may imprimatur din ang Senado. Yes, kung ganun yung nangyari. Oh, and the Senate should know that. Ganun yung ano, no? Yung Senado, alam nila kung ano yung nangyari at kung saan din nilagay yung pera. So dapat doon pa rin natanong na sa kanya, di ba? Okay. Yung issue na yan. Or di kaya na-divulge na yon. So maganda po sana talaga. Okay lang nang okay si Ted, pero tingnan nyo. Nung hearing ng budget mismo. Opo. So yung nga po, so considering na siya hindi nasipot, di ba? Considering po na nagsabi niya na kahit ako zero budget, may bahala na kayo sa akin. Considering po yung ganung statement po ng VP, ano hong balak nyo? Kayo ba yung maghahain ng resolution dito to... for another issue, because this revelation, I think, will merit another resolution asking for an investigation, and this time, you can invite her again. Yeah, actually, meron kami mga resolutions inviting her doon, not inviting her, resolutions kaugnay sa mga ano issues ng DepEd, ano? Mm-hmm. Pero I will get back doon sa mga ilan na namin. Na file namin, even yung mga laptop. Mm-hmm. Actually, 2022, 2023 pa lang, 2023 pa lang, meron na kaming mga ilang resolutions doon. But anyway, we will review that. Kasi mm-hmm. yan naman ay isa sa mga duty talaga natin. Tingnan okay. natin ano yung mga iba pang mga kaugnay niyan. Mm-hmm. Pero ang totoo, Ted, it's just isa yan sa mga issue na talagang ang tindi nung ano yan, yung kakulangan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, grabe ma'am. Grabe talaga yung kakulangan natin sa ano, sa tsaka sa yung ano nga, tsaka yung ano, tsaka yung paggasta doon sa pera, 'di ba? Yung pong underspending. Kaya nga po dapat siyang humarap. Pero kasi po ako nung binasa ko ito, napanood ko ito, ako ho naman sa akin lang bilang mamamayan, sinasabi ko, eh ito'y panibagong katwiran din para imbitahin siya ulit to enlighten us dito po sa kanya binabanggit. Kasi kung hindi siya ulit sisipot, Isipin ko na mukhang hindi ka seryoso dito sa iyong revelasyon na ito na may umano ay maaari tayong pagkikahinalaan dito nga sa papalobo ng pondo ng classroom construction ng ilang pong mga kongresista. That's the point po, Madam Chair. Anyway, so ma'am, ito lang po, ano, before ako magpasalamat sa inyo. Sabi nga po ninyo, public office is a public trust, no? And then, pag pinag-uusapan natin ang budget, kinakailangan talaga suriin natin yan lahat. Oh, ayan na. Eh, hindi ho ba't sa nagdaan pong mga budget deliberation din? Gawin ko itong halimbawa. Patay ka para dyan. Para po sa budget ng House of Representatives, 2023 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha. 2024 sa NEP, 16.5 billion lang. Paglabas ng GIA, 28 billion na. 12.1 billion, 73% ang in-increase. Grabe. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng Kamara? Yun. Kaya actually ano yan, kasama yan sa dinidiscuss kapag deliberation ng budget. So nagkakaroon ng portion kung saan dyan ay... Kailan pa po ito? Kailan pa po ito pinag-usapan? Open hearing. Open. At sino, who defend the budget of the House? Who defend? Ang nagde-defend po niyan ay member of the House din. Kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala so, ito sa committee, ma'am? Wala ito sa committee? Sa committee? Wala po sa committee. Ay bakit wala sa committee, ma'am? Bakit wala sa committee? Considering, ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau, pinasisipot ninyo eh. Bakit mapinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na para ma'am, na mapapanood namin? Ano po siya? Kasama siya ng parang mga attached agencies din na dinideliberate. O nga no, wala pong sa committee hearing. O nga no, o nga no.
Sabi niya, oo nga, no. huli siya doon eh. Huli siya doon. Kasi ang point dito, ganito kasi yan. Oh, halimbawa, bakit pagdating sa house budget, parang tago. Yun ang tanong. Kumbaga sa simplehan na lang natin, parang tago. Sabi niya, pinagdidebatehan naman yan eh. Oh, pinagdidebatehan. Pero bakit hindi nakikita ng taong bayan? Samantalang pag halimbawa, yung ibang mga ahensya ng gobyerno, kailangan present ka. Oh, ngayon nga, galit na galit sila kay VP Sara dahil hindi siya sumipot. Kailangan daw sagutin, kailangan ganito. Pero pagdating sa house, bakit walang committee? Walang public na makikita natin paano nila sagutin, may debatehan ba o ano. So, anong sagot niya? Oo nga, no? Oo nga, no? Anong attached agency eh? The house is one sole independent entity. Paano ang attached agency? Saan ito naka-attach eh? Sa legislature, dalawa lang naman sila eh. Senate and the House. Oo, oo. But usually, nakalagay siya sa ano? Sa saan? Ano tawag dito? Sa plenary deliberations nilalagay. Hindi no? Wala sa committee. Wala sa committee eh, oo. Oh. Is that appropriate? Actually, hindi. That has been tradition. Good question. Is that appropriate? Oh. Dapat ang sagot mo doon is, hindi. Pero ang sagot niya, hindi tradition yun eh. Tradition eh. So, makikita mo dito na may tinatago sila when it comes to them. Biruin mo, sa NEP, National Expenditure Program. Kumbaga, ito yung budget na ano pinag-usapan nila. 17 billion, kumbaga, example. Pero, nung naaprubahan na, biglang naging 28 billion. So, saan napupunta yung dagdag? Kanino napupunta at kani-kanino, sino-sino ang nagpaparte-parte doon sa additional 11 billion? Kung ang NEP naman is 17 billion. So, 17 billion to 28 billion, abay, billion-billion yun. Tapos, yung 125 million na confidential funds, na nasa investigasyon naman ng COWAT, ini-explain naman ni VP Sara, noon pa yan, hanggang ngayon, issue. Oh. Ito yung time, but is that appropriate? Actually, that has been tradition. Yun, natutunta. Ito yung time-honored tradition. Di ba ma'am, ang tawag doon, time-honored tradition po ba tawag doon? Oo, but I cannot believe in it. Kami sa makabayanan, no? Huli. Ang galing mo, Ted Filon. Ang galing mong mag-ano. Ang galing mong humuli talaga eh. Kasi wala nang pupuntahan na isasagot si Arlene dito. Kundi, oo. Oh, pero, may pero pa siya eh. Di ba ma'am? Ang tawag doon, time-honored tradition po ba tawag doon? Oo, but we do not believe in it. Kami sa makabayan, no? Yes, ma'am. Opo, kaya nga po kayo doon nagpoprotesta sa office of the president, di ba? Sabi ho ninyo, eh bakit to? Yeah. Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat magtanong kami. So siguro kami ngayon na taong bayan, tatanong din, eh bakit ho sa makabayan block hindi kayo mag-invoke ng ano, nang ibasura natin tong time-honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa Oo. Budget mismo ng Kamara. Oo. Actually, pwede naman i-entertain yung suggestion na yan. I will ask, no, pwede mag-meeting ng makabayan. Opo. Nakita ninyo yung batawatawang sagot ni Brosas. Parang si Marcos Jr. Diba? Kasi kung tutusin, ang gagaling nilang pumuna, mangorek kay VP Sara. Ah, maliit na bagay. Kung baga, 125 million. Tapos sabi, underutilized daw yung magnegosyo. Taday, alam pa nila kung ilang prosyento, ilan yung bilang. Pero pagdating sa kanila, nilulusutan pa nila. Nagpapalusot pa sila. Makikita mo eh. Kaya nga sabi ni Ted Filon, yung public trust, public office, ito po ba ay applicable sa lahat? O kay Sara Duterte lang? Uy,
mahirap itong gawin because you will be ostracized. Oh, tama. Siyempre, kasama yan, kabahagi yan. Palagi naman kami ostracized. Oh, kasi, pag kontrahin ninyo, Brosas, paano yung budget ninyo? Hmm? Paano yung budget ninyo? Eh, kontrolado nila Zaldi Coats, nika ni Martin Romualdez, di ba? Sabihin, kahit naman ano gawin namin, we're in the office, yes, opo, opo. Talaga yung ano. Opo. Pero ma'am, just to stress the point, ano po, kayo mismo nagsasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Black sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. Hmm. Wala. Oo, wala. Oh, wala. Kasama lang siya sa plenary every time. Yes, di wala. So, yung nga po. So, yung nga po ang tanong din namin. Oh. So, is it fair nga hindi na meron kayong pinatatawag lahat ng department, bureaus, etc. To be present and to defend the budget, pero ang House mismo, wala. Walang committee hearing, walang defense niyan sa committee, wala. At doon na lang po yan inaaprobahan sa plenaryo nang hindi malang po pinagdidebatehan. Oh. Hindi, pinagdidebatehan siya. Actually, wala lang nagtatanong. Pinagdidebatehan siya pero walang nagtatanong, ha? Correct me if ano kung tama yung aking logic . Sabi niya, hindi pinagdedebatehan siya pero walang nagtatanong. May debate ba na walang nagtatanong? Debate bang matatawag 'yun pag wala man lang nagtanungan or walang nagsagutan? Debate pa ba 'yun? So, sunog ka doon kasi sabi ni Ted Filon, pagdating sa House na hindi man lang wala man lang plenary, walang committee o hindi pinagdedebatehan. Tapos sasabihin mo, pinagdedebatehan naman, kaya lang walang nagtatanong. O di hindi 'yun debate. Ganun yung ano, itsura niyan. Walang nagtatanong, walang parang katulad din sa Senate, ganyan din yung formula, 'di ba? So, it passes pero in-open sa plenary for deliberation. So, open sa plenaryo siya yung time na 'yon. Oh. Baka takot magtanong ang mga congressman. Takot magtanong. Hindi naman na namin nabubusisi kasi nga, budget 'yan. Hindi namin inaasikaso. But anyway, that's a good point. Opo, yes ma'am, actually ma'am, opo, pero ma'am, kami ho dito, sincerely, yes. Ho, we appreciate your presence kasi tatadlo na lang kayo dyan eh. Unang, we appreciate your presence kasi kahit pa paano, nasunog kita. Oh. Tapos sabi niya, tatatlo kayo. Hindi sila tatatlo, mali ka dun, Ted. Mali ka dun, di sila tatatlo, marami sila dyan. Ang tatatlo, si Kong Marcolet, si Kong Marcoleta, si Kong Ongab, sino pa yung isa? Maybe si Makapagal Arroyo, sila lang yung tatlo. Pero yan sila Makabayan Black, Martin Romualdez, Zaldico, yan sila Adyong, sila na yan, anong tatatlo? Kung gaano kabigat ang trabaho nyo, ano po, kasi ang daming departamento, ang dami pong dapat busisiin, kayo po'y tatatlo lang, ano po, at sa panahon din po ng butuhan, kami naman po'y tumatangkilik sa inyo pong consistent na boto. And we appreciate that, Madam Chair. Hindi po ako Madam Chair. At hindi ako magiging Madam Chair kasi minority ako. Yes ma'am, hindi po kasi dinadaan ko lang sa presiding officer si Chacha. Ano yan kasi, pumipitik yan eh, si Ted Filon. Pinipitikan ka niyan, ano ka ba? Ah, si Kong Pulong, tama, may anaswer. Si Kong Pulong, sila lang yung tatatlo dyan. Saka si, dinadaan ni Ted Filon sa pitik, kung tawagin niyang Madam Chair, alam niya mang hindi naman magiging Madam Chair, di ba? Eh kung ako ang presiding chair, gagawin po kitang Madam Chair. Okay, sige. But I cannot do that. Okay. Anyway, sige po. So imparting po, Ma'am Arlene, dito po, ang atin lang po, paano ho namin po ngayon maintindihan? By next week po, plenary na po ito. Yes, opo. So, opo. So, plenary. Grabe, ang daming dokumento. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And sabi nga nila, nagreklamo siya. Nahirapan nga kami, ang daming mga dokumento, ang daming mga ahensya. Nagreklamo siya.
Pinitikan na naman ni Ted Filon. Tingnan nyo. Eh, ginusto mong maging miyembro niyan. So, yan ang mga kapalit niyan. Di ba? No? Ulitin natin na. So, puyat na nga kami. Apo, so puyat daw, puyat. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And sabi nga nila, ginusto mong maging miyembro niyan. So, yan ang mga kapalit niyan. Di ba? No, ha? So, ngayon pong aming katanungan. Magre-reklamo ka. Ginusto mo yan? Puyat na nga kami, dami mga dokumento. Ano ka? Yan tuloy, sinabihan ka ni Ted Filon, pinitikan ka na naman niya. Ginusto niyo yan eh, ginusto niyo yan eh. ito po lang naman po tanong, and we will respect kung ano pong inyong sagot dito. So do we expect the members of the Makabayan to also scrutinize the budget of the house? Oh yes, oo. Kasama din naman yun. Tandaan nyo yan ha, sabi niya, oh yes, oh yes, tingnan natin ha, totoo yan ha. Kasama yun palagi, no? Opo, opo, sige po, so abangan po namin. At kung sino Ted ang magtatanong, di siyempre mag-aano pa kami, mag-aalaman pa kami sa Makabayan. Sino pa yung mag-aano? Mag-aalaman pa daw, kasi kung tropa, hindi nila tatanungin, so mag-aalaman muna. Kung yan po ay sila Martin Romualdez in the company, hindi nila tatanungin yan. Hindi sila mangangahas. Pero Sara Duterte, kalaban yan ni. Eh. Kaya talagang kahit barya, kumbaga, barya, 125 million para namang billion o trillion. Samantalang sila billion-billion ang pinag-uusapan. Hindi nila nasisilip. Ganyan sila . Pero pag kay Sara, ganyang kalaki. Nakikita ka agad nila. Ang hinaharap ko po sa inyo, yung inyong minority leader. Ay, bakit nasa district po. Okay. Paano naging district? Party list siya. Nahuli. Saan daw yung minority leader? Sino ba minority leader? Si Franz Castro? Tama, di ba si Franz Castro? Ang hinanap ko yung minority leader nyo, sabi niya. Nasa district siya, sabi niya. Hindi mo ma-auto si ano, anong tingin mo sa amin? Paano nasa district, party list siya? Anong district ng party list? Ha? Pinaglolo ko niya. Sige. Tingnan niyo. Ang inyong minority leader. Ay, bakit nasa district po. Okay. Paano naging district, party list siya? True.